Maraming pangyayari sa ating mundo na mahirap paniwalaan. Mga hindi maintindihang kaganapan kahit pa ng mga siyentipiko. Halika't inaanyayahan ko kayo sa ating channel. Sama-sama nating panoorin at alamin ang mga kakaibang pangyayari sa mundo na nakuna ng kamera. Ang pangyayaring to ay na-upload noong 2014. Sa video, makikita na nagbagsakan ang mga ulap. Tuwang-tuwa ang mga tao sa paligid dahil sa special phenomena na kanilang naranasan. Ang footage na to ay totoo, hindi galing sa movie o kahit saang palabas. Isang buhawing apoy na bigla na lamang lumitaw sa kalagitnaan ng sunog sa kagubatan. Hindi makatotohanan ang mga underwater forest. Kadalasan maririnig lang natin ito sa mga fairy tale. Pero alam nyo ba na nagkatotoo ito sa bansang Brazil, Rio de Plata? Ang rare phenomenon na ito ay nangyari dahil sa malakas na buhos ng ulan sa lugar. Green plants, mga puno, prutas, pati na nga ang tulay na ginagamit bilang hiking trail ay nalubog lahat sa crystal clear water. Ang kakaibang pinomino na to ay pinangalan ng Brinakel, mas kilala sa tawag na Finger of Death dahil sa kanyang katangian. Nabubuo lang ang Brinakel sa dagat dahil sa components ng dagat na salt water. Para tong stalactite, patulis na nabubuo dahil sa sobrang lamig. Gumagapang ito papunta sa sahig ng karagatan. Lahat ng madaanan niyang maliit na lamang dagat ay magyeyelo hanggang mamatay sila sa sobrang lamig. Kaya ito tinawag na Finger of Death dahil sa nakakamatay nitong lamig. Wala itong patawad. Totodasin nito sa lamig ang lahat ng living organism na aabuti ng kanyang bagsik. Ito ang nag-aalborotong mad volcano na nangyari noong July sa Wandan Village, southern part ng Taiwan. Base sa mga residente sa paligid, 9 beses itong nag-alboroto sa loob ng 2 taon. Meron itong 4 na ventilation na pinagbubugahan ng methane gas. Kadunungan, bakit may kasamang apoy na binubuga? Nangyayari ito kapag sobrang daming gas na reserba sa ilalim ng mad volcano. Sumasama sa pagbuga ng putik ang methane gas. Dahil sa nagkikis-kis ang mga bato, gumagawa ito ng friction, sapat na dahilan para magliyab ang methane gas. Doon nabubuo ang apoy. Pwede ring magningas ang apoy sa mad volcano sa pamamagitan ng kidlat. Alam nyo ba na ang mga moose, kamag-anak ng kabayo, ay may kakayahang maglakad sa ilog? Ito ay dahil sa mga naglalakihan nilang kuko sa paa at mahabang hita. Alam nyo ba na noong unang panahon, sea sponge ang ginagamit ng ating mga ninuno pang linis ng mga plato at ng mga gamit. Ito yung sa atin, ito yung sa kanila. Sobrang effective ng sea sponge pang linis dahil sa abilidad nitong mailabas ang mga maliliit na bakterya na pumapasok sa kanyang katawan. Ito halimbawa kung gaano kabisa mag-filter out ang sea sponge. Nagpakalat ng neon color na may halong bakterya ang isang diver sa paligid ng sea sponge. Ito'y upang ma-demonstrate ng maayos kung gaano ka-effective panglinis ang mga sea sponge. Nakakamangha ang lamang dagat na to. I mean, kung paano niya salain yung maliliit na mikrobyo. Ang mga sea sponge ay 15 years nang nabubuhay sa ating mundo. Kabilang sila sa mga living creatures sa dagat. Ganito isinasagawa ng mga minero ang underground explosion.
Isa sa dahilan kung bakit nila ginagawa ang explosion method ay para sa efficiency and cost effectiveness. Dahil sa patuloy na buhos ng ulan, naglabasan ang mga insekto para gumawa ng isang pinominang binansagang mosquito tornado. Kadalasan ay hindi ito napapansin dahil sa liit nito. Yang mga ganyang alimpuyo na lamok ay medyo kaya pa. Ngunit may mga pagkakataon na nakakatakot ito dahil sa sobrang daming bilang. Maaari itong makaapekto sa mga alagang hayop, pananim at pamumuhay ng mga tao sa paligid. Ayan nga ang naranasan ng mga taga-India na gulantang sila sa paglipana ng mga mosquito tornado. Nagtipon-tipon ang milyon-milyong lamok para isagawa ang kanilang pamimeste sa mga bahay at kabuhayan ng mga residente sa lugar. Isa pang dahilan ng mga insekto ay pag-mating season. Gumagawa sila ng ipo-ipo sa ere para akitin ang mga babaeng insekto. Tawag ang pinomeno na to bilang St. Elmo's Fire. Ito yung electric charge sa ulap. Madalas itong tumama sa mga sasakyang panghipapawid. Makikita lang ito sa cockpit ng eroplano. Sa kabutihang palad, hindi ito delikado dahil ang mga eroplano ay gawa sa aluminum na natural conductor ng kidlat. Ang sakong hawak-hawak ng lalaking to ay naglalaman ng 300 ahas. Walang takot niya itong binuo sa sahig, sa kahinawi-hawi, gamit lamang ang kanyang kamay para pakawalan ang mga ahas sa kagubatan. Gumamit ang NASA ng high-end solar filter para makita natin ng mas malinaw ang nangyayari sa araw. Ang nakikita niyong itim na usok ay tinatawag na plasma walls, isang electrically charged gas sa paligid ng araw. Yan ang nagko-control para mapanatili ang maayos na kondisyon ng araw. Lumalambot ang lupa na parang gelatin kapag may tubig sa loob. Nangyayari yan dahil walang madaan ng palabas ang tubig na natrap sa loob ng lupa. Alam nyo ba na ang mga balyena ay patayo kung matulog? Patayo sila matulog para madaling maabot ang ibabaw ng dagat. Dahil gaya nating mga tao, kailangan nila ng oxygen para makahinga. Dagdag pa, ito'y upang mapanatili nila ang kanilang balanse sa ilalim ng dagat. Mahirap paniwalaan na mga desyertong lugar tulad ng Saudi Arabia ay nakakaranas din ng hailstorm. Ganto namang kasatisfying panoorin ang fireworks display sa Japan. Ikaw, meron ka na bang nakitang kakaibang pangyayari sa mundo? Ikwento mo naman yan sa ating comment section. Lahat ng yan ay binabasa natin. Guys, kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon, please hit like and subscribe para updated ka sa mga bagong videong ilalabas natin.